Yun lang muli itong bumalik at nagpaalam kay Danilo, ang bata. Malungkot si Amanda, papalik sa kailang bahay. Na, mga sandaling yun, pansin lahat iyon ni Danilo. Pero binuhos lang niya ang kanyang oras sa kanyang ginagawa. Halos isang oras na nang magbalik. Sa pugit ang matandang si Tevan. Anong nangyari sa iyo? Nagbalik ka kagad dito sa pugit na hindi mo matapos iyong almusal. Hindi pinansin ang sinabi ni Tevan at pinagpatuloy lang ito ang kanyang ginagawa. Habang hinahawakan naman ni Tevan ang asarol na pambungkal ng lupa, muli itong nagsalita si Tevan. Hindi ko alam kung anong pinagkakaganyan mo. Na mga sandali ganyan tumayo si Danilo sa pagtatanim ng mga binhi ng kamatis. Hindi pa niya natatapos ang pagtatanim ay lumipat na ulit dito sa malayo kay Tevan. Dito, labis nagtaka si Tevan sa inasal ni Danilo sa kanya. Muli itong tumayo at lumipat kay Danilo. Ano bang pinagkakaganyan mo kanina ka pa? Nasa loob ng bahay sandali mo tumininga si Danilo. Si Amanda, kinukulit ako na gusto niya akong maging daddy niya. Anong sabi mo? Sabi ko, pwede naman niya ako maging daddy kahit may iba ng kanyang mami. Alam mo, nagugulan ako sa'yo. Sumama ako sa'yo dito dahil buong akala ko na tayo. Ano tayo? Dapat mong isipin magulo ang isip ko. Ngayon, kagaya ng gulo ng isip mo. Kumulo lang ang lahat ng dumating ang babae niya dito at nagustuhan ka dahil sa bata, magulo ang isip mo dahil alam mo maraming gustong aring ka. Babalik ko sa bahay, walang patutunguhan itong pagtatalo natin. Muling tumayo at naglakad palayo si Danilo, pabalik sa kailang bahay. Saan ka pupunta? Sa katutungo, kinakaos pa kita. Gusto ko na magpahinga, magulo ang isip ko. Na mga sandali yung hinabol ni Tevan si Danilo, sinunod nito pabalik sa bahay. Kinakaos pa kita, labi ni Tevan. Alam mo, walang patutungan ng mga pinagsasabi mo. Dahil hindi magandang ginagawa mo. Sabi ni Tevan, wala sa lugar ang pinagsasabi mo dahil mali ang nilalang. Ano ibig sabihin? Ano bang pinagsasabi ko? Bila tumalik ko siya dali, huwag mo akong talikuran, kinakausap kita. Sabay-sabay ni Tevan kay Danilo, pero mabilis itong nahilan si Danilo. Na mga sandaling yun, nagbalik ang bata si Amanda pero patuloy sa pagpupunuan dalawang lalaki. Hindi nila iniintindi ang bata hanggang sa kumapit ang bata sa hita ng matanda. Mabilis na minasiwas ng matanda ang kanyang hita hanggang sa nakabitaw ang bata at mabilis na tumilapo ng bata na si Amanda. Na mga sandaling yun, nawala ng malay ang bata na isang matigas na bagay ang nagpawala ng kanyang uliran. Nagkataong nakahilag si Danilo kaya mabilis ang nasuntok ang matanda dahil doon mabilis ang tumilapan ang matanda na halos katabi sa bata. Na mga sandaling yun naging buo ang loob ni Danilo. Mabilis niya binuhat ang bata, tinakbo ang palatas ng kailang bahay, sabay sigaw sa kanyang amo, Mrs. si Amanda. Saklit na sumungaw mula sa bintas ng bintana ng makina nang nakita nilang buhat ang bata ni Danilo. Nagsisiga ito, mabilis na nagsibaba mula sa kalilang bahay. Walang tanong-tanong, mabilis na kinuha ang kotse at sinakay si Amanda patid nito mula sa ospital. Ang lahat ay walang kibo, walang nagtatanong kung ano nangyari sa bata. Walang kibo dahil ang lahat ay abala kay Amanda. Sa loob ng ospital, walang silang inubos na oras para sa kalagayan ng bata. Ang lahat ay naghihintay ng kalagayan ng bata matapos itong ipasok sa operating room. Na mga sandaling yung isinugod din sa ospital si Tevan pero nag-aasikaso sa kanya ay si Mila. Nagulot siya sa kanyang nasaksihan matapos itong magising. Nagbalik na ang kanyang malay at alam na niya kung sino na siya. Mila, bakit ka nandito? Bakit nandito ako sa ospital? Sabi ni Tevan sa sunod-sunod itong tanong sa kanya. Si Amanda isinugod sa ospital at wala siyang malay tao. Sabi ni Mila, Amanda? Yun ang sabi ni Tevan kay Mila. Oo, yung anak ni at apo ni Mrs. Amelita Jr. Dagaska. Ang aking apo? Ha? Apo? Takang sabi ni Mila. Tuloy yan ang nagbalik sa kanyang kamalayan si Tevan. Na mga sandaling yun, wala pa rin alam si Mila sa asawa. Ito ang kanyang amo at anak nito, si Amelita.
na mga sandaling yun, bumalik na si Amanda at tinanto sa kanilang bahay kasama si Danilo. Sandaling hindi pinansin ni Amanda ang matanda pero napansin yun ng kanyang ina. Kaya napilitan na rin lumapit si Amanda na hindi niya alam na lolo niya. Sandaling niyakap niya ang matanda pero sa pagkakatang yung naipit na hindi na malaya ni Tevan na mapatak na pala ang luha sa kanyang pisngi. Agad na pinansin yun ni Amelita Jr. Ng mga sandaling yun, lihim na lumuha si Amelita Jr. dahil sa tagpong yun. Ng mga sandaling sunilyapan ni Tevan at tagpong lang ito ng matipid na ngiti. Si Danilo, na mga sandaling yun, hindi alam ni Danilo kung paano ang kanyang gagawin sa kanyang kaharap na si Tevan. Pero nagbigay lang ito ng matipid na ngiti sa matanda.